Sinabihan na po ng Pangulong Duterte ang Amerika, huwag ninyo kaming pakialaman, lalo na sa kaso ni Laila De Lima, dahil aprobado ng Korte Suprema yan. Sang-ayon ang Korte Suprema sa pagkakaaresto kay Senadora De Lima at pagkukulong nito. Ang sabi po ng Pangulo direktamente sa Amerika, kung may nilabag kami sa gobyerno, ay disinsanay hindi pumayag ang kataas-taasang hukuman namin. Correct ka dyan. At dagdag pa ng Pangulo, binabastos nyo naman kami, parang sinasabi nyo wala kaming galang sa hustisya. In short, ang sabi po ng Pangulo, no. Doon sa request ng mga Amerikano na pakawalan si De Lima, malinaw sa sikat ng araw, ang sagot ng Pangulo, no! Hindi pwede dahil back up ako ng Korte Suprema. Pinapaniwalaan ng Pangulo, Korte Suprema. Ay, syempre, mas mataas sa kanya yun. Eba, yun ang pinaka nag-i-interpret ng batas. So, in short, tablado. Sina Senator Naglilihi. Sino pa yun? Lihi. Sorry. Kala ko Naglilihi. Hindi, pareho lang naman, di ba? Katunog. Naglilihi at Lihi. So wala. Tablado po. At ang iba pang mga human rights, sinagot na po ng Pangulong Duterte. Dahil ang sabi ng Pangulo, sabi yan ng Supreme Court namin na may karapatan na arestuhin at ikulong si De Lima. Ayan bayan ang nangyari dyan. Yung diretsahan pong sinabi ng Pangulong Duterte sa Amerika na ang pagkakakulong kay De Lima ay nasasaad sa batas. Ha? At yan ay sinang-ayuna ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Ito po ay direktamenteng mensahe sa mga mambabatas doon sa Amerika na nakikialam sa ating bayan at sinasabing pakawalan si De Lima dahil ito ay political persecution. Ang sagot po ng Pangulo yan, hindi persecution yan, kundi prosecution dahil sinang-ayuna ng Korte Suprema ang pag-aresto kay De Lima at pagkakakulong. Malinaw pa sa sikat ng araw. So, in this case, abay, ang ibig sabihin ng Pangulo at mensahe niya ito sa Amerika, huwag kayong makialam dahil meron kaming batas na sinusunod. Correct ka dyan. Nasa linya ang ating presidential spokesperson na isa rin pong abogado, si Secretary Salvador Salpanelo. Magandang umaga muli, Secretary Panelo, sir. Good morning. Opo. Nung isang araw po, nung off-taking ho yata, sinabi ng Pangulo, ang pagkakakulong kay De Lima ay sinang-ayunan ng kataas-taasang hukuman na tama, pati yung mga ebidensya sinuportahan ng Supreme Court. Kaya ang sabi ng Pangulo, hindi namin pwedeng palabasin yan at yan ay hindi political persecution, which is a direct message to Senator Patrick Leahy and Senator Dick Durbin. Secretary, sir. Tama po yun. Yun eh, matagal na natin sinasabi at dapat pakinggan ng mga senador ng Estados Unidos and for that matter, the U.S. government. Kaya, hindi ko maintindihan bakit. Unang-una, bakit sila nangihimaso kasi? Kahit na nga, even assuming, Erwin, na opo, wrongful yung detention, wala silang pakilan sa ibang bansa. Mm-hmm. Yun yung internal affairs ng isang bansa eh. Mm-hmm. Yun ang policy natin. Ang problema pa, mukhang ginamit pa nila yung national budget nila na hingin na yung ilang mga pangalan at si Senadora De Lima naman nung People Power Anniversary ng isang araw, nagsumiti pa ro ng mga pangalan na mga officials na whom she believes sa likod ng kanyang pagkakakulong ay para hindi makapasok o iba na may makapasok sa Amerika, Secretary. Hindi ba yung sabi ko nga eh, kasi yung provisions sa budget ng US, yun eh batay doon sa di umanong mga lumalabag sa human rights. Opo. Kung totoo yun, pwede dapat nilagay niya ang pangalan niya nangunguna sa mga lumalabag sa human rights. Kaya kasi nakakulong, nilabag niya ang human rights dito sa bansa eh. Aha. Oo. Sir, so ano hong tuloy na ho itong kaso na ito at mukhang wala talagang pakialam ang Pangulo kung ano man magyaw-yaw ang Amerika, mag-ngaw-ngaw, tuloy-tuloy na ho yata itong kaso ni Senadora De Lima at medyo mabigat-bigat din ho yata at matibay ang mga ebidensya laban sa kanya, Secretary?
Eh, una eh, nasa hukuman na yan. Si Presidente hindi nakikialam dyan. Nasa hukuman na eh. Uh-huh. Kaya ano natin ang hukuman. Alright. Sir, medyo maiba tayo. Mabilisan na lang. Last question. Pinag-aaralan na rin daw yata ng Interagency Task Force dito po sa COVID-19 na baka aside from South Korea, pati Japan, isama na rin po sa travel ban, Secretary? Pinag-aaralan nila yan at mag-aantay na tayo ng rekomendasyon kung ano ang gusto nilang ibigay. Meron din po nag-inform sa akin, Sec. I don't know if this is true, pero ang sinasabi na maaring lumawak pa ang ban sa iba't ibang mga bansa pag nakitaan na marami na ang dumadami ang coronavirus doon sa isang bansa na yan at pag-aaralan ng ating mga member ng Interagency Task Force kung ibaban na rin ang pagbiyahe ng mga kababayan natin dyan sa mga bansa na yan, Secretary. Erwin, alam mo kasi yung decision natin will depend kung mangangali, magbuhay at kalusugan ng ating mga kababayan. Laging doon base ang ating galaw. Opo. Kung may dito sa virus. Aha. Panghuli na lang po talaga, sir. Sorry ha, I lied to you. Sabi po ng World Health Organization, ang Pilipinas daw ang isa sa pinakamagandang modelo pagdating dito sa pagsupres o pagsugpo para hindi na kumalat ang coronavirus. Dahil meron na tayong ginagawa ng magandang sistema rito, Secretary? Yung kanyang salitang yun ay batay sa fact na hanggang ngayon ay wala tayong local transmission. Alright. Maraming salamat, Secretary Salvador Salpanero, Presidential Spokesperson. Sir, have a nice weekend po. Thank you. Yun ang sabi ng World Health. Na ginagawa tayong modelo kasi wala pa tayong local transmission. Yung ibig sabihin, nahawa dito mismo. Lalo na ng mga Pilipino. Ang mga nahawa ay may mga dala ng sakit na galing sa abroad. Yung Pilipino na may mga simptomas ng coronavirus ay galing kasi doon sa barko. Pero yung tayo-tayo dito na hindi naman umalis, hindi naman pumunta sa ibang bansa, wala pa raw ganun, awa ng Diyos. Eh siguro, sa akin dyan, ang tawag dyan, milagro. Kasi siguro madasalin tayo. Amen. Mahirap na nga tayo, maubos pa tayo. Eh, siguro tinutulungan tayo ng Diyos. But anyway, balik tayo dito kay Senadora Laila De Lima. Nasa linya ng aming telepono. Ito, gusto ko laging kausap ito at magaling ito mag-explica. Naiintindihan eh. Si Attorney Harry Roque, international law expert at dating miyembro po ng gabinete. Magandang umaga, Attorney Harry Roque, sir. Paring Edwin, Erwin, magandang umaga. Long time no hear. Namit ko na ang boses po. Ikaw din, sir. Dati, lagi tayo nag-uusap araw-araw. But anyway, diretso na po tayo dito kay Laila De Lima. Malinaw pa sa sikat ng araw, sinabi ng Pangulo, at ito yata ay direktamente yung mensahe niya sa Amerika na huwag kayong makialam dahil ang sabi po ng Pangulo, sinang-ayunan ng Korte Suprema ang mga ebidensya at pag-aresto at pagkulong kay De Lima kung kaya't, ibig sabihin, legit at legal ang kanyang pagkakakulong ngayon at hindi ito political persecution, attorney. Sir. Tama po yan eh. Yan ang hindi naiintindihan ng marami na talaga pong dumulog na sa Korte Suprema si Laila De Lima at binasura ang kanyang petisyon. Uh-huh. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, tama ang naging proseso, tama ang determination of probable court, cause at lahat ng depensa na sinasabi niya ay dapat niyang ipresenta doon mismo sa hukuman na dumudinig ng kaso niya. So tama po ang presidente, ito po ay sakop ng suruperenya ng Pilipinas, sakop po yan ng jurisdiction na ating hukuman, wala pong pang-aapi nangyayari. Si Laila De Lima po ay dating na Secretary of Justice at kung ano man ang kahinaan ng sistema, naging kabahagi po siya noon, no? Dahil siya ay dapat gumawa ng reforma kung gusto niya mapabilis ang proseso, wala naman siyang ginawa. So ngayon, nagbabayad siya dahil sa sarili niyang kapabayaan na hindi niya ginawa ang katungkulan niya yung siya ay nakaupo bilang Secretary of Justice. Pwede ba niyang i-content, attorney, you being a lawyer, naging magaling din po kayo na trial lawyer na isa yata ayon sa aking informante doon sa kanyang depensa sa Supreme Court. Sabi-sabi lang naman ito eh, baka mga paid na mga bayaran ito mga tumistigo laban sa akin, wala naman talagang solido na ebidensya o na nahuli ako red-handed na tumatanggap ng pera. Sabi-sabi lang, lalo na mga nagsasabi, convicted na ng mga drug lord. How is that, attorney? Alam mo, kumparing Erwin, ako po yung kauna-unahang
kongresista na nakakita at nakausap sa mga testigo Apo. Bago mag-imbestiga ang Kamara de Representante dahil Aha. ako ay miyembro pa ng Kongreso noon. Mm. Ang kinausap ko po, Deputy Director ng NBI, tinalaga at inappoint ni Laila De Lima doon sa katungkulan. Mm-hmm. Kaalyado niya. So, ibig sabihin, tao niya? Tao niya. Mm-hmm. Siya mismo nagsabi, nag-deliver ako ng milyong-milyones na pera doon mm-hmm. mismo sa bahay niya mm-hmm. na Paranaque. At siya mismo tumanggap ng pera kasama yung driver at lover niya. No? Mm. So, hindi po convicted yun. Deputy Director na tao mismo niya nagtistigo. Mm-hmm, tapos, mm-hmm. sino pa tumistigo? Eh, sarili niyang boyfriend. Hmm. Ano ba sinasabi niya na makakonvicted drug lord na nagtistigo sa kanya? Mm-hmm. Ang pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya, testimonyo ng tao na mm-hmm. trusted niya, na mm-hmm. siya lang talaga sa posisyon at yung sarili niya kasama sa kama. Sir, lagi nababasa ng mga kababayan natin at naririnig, lalo na sa mga malalaking pahayagan, itong Magnitsky Act. At ito yung sinasabi na ginagamit niya na basihan ngayon na parang depensa niya na dapat hindi ako nakakulong. Ano ho ba ito para sa kaalaman ng ordinaryong kababayan natin? What is this Magnitsky Act, sir? Oo, nakakagulo kasi yung Magnitsky Act at saka yung ginagawa ng resolution ng US Senate. Yung Magnitsky Act, yan po isang batas. Yan po ay pinangalan kay Magnitsky, isang Russian na ang duda po ng mga Amerikano ay pinapatay ng mga Russian authorities. No? At dahil nga doon sa pagkapatay sa kanya, dahil siya isang whistleblower, ay nagkaroon ng batas na lahat ng mga lalabag sa karapatang tao na may kinalaman originally doon sa pagpatay kay Magnitsky sa Russia at lahat ng mga pondo na pinaghihinalaan na pondo na illegal ang pinanggalingan, ay po pwedeng ma-freeze at yung mga lumalabag sa karapatang tao ay po pwedeng hindi payagan pumasok ng Estados Unidos. Ngayon, yung pagdating po kay Laila De Lima, hindi po yan ang kinamit nila. Mm. Si Bato de la Rosa po, Magnitsky Act, dahil di umano bilang isang PNP hepe dati, mm-hmm. eh yung drug of wars at yung patayan. Mm-hmm. Pero merong pong separate resolution ng ginawa ang Senado na wala namang pisa bilang isang batas, bagamat nagkaroon ng riders sa appropriation law na nagsasabi na lahat yung mga nagpakulong kay Laila De Lima ay hindi po pwede makapasok ng Estados Unidos. So dalawa po yan. Mm-hmm. Yung Magnitsky, human rights in general, yung Laila De Lima, rider po sa Budget Act ng Estados Unidos. Now, mm-hmm. kung tatanungin niyo ako kung valid ba yan, eh alam niyo po, napakahirap sa larangan ng international law na bagamat may kapangyarihan ng mga domestic kongreso na gumawa ng batas, napakahirap na magkaroon ng tinatawag na extraterritorial application. Mm-hmm. Kasi talagang lalabagin at lalabagin mo naman yung suberenya at jurisdiction ng ibang bansa. Pero ang Estados Unidos, mahilig talaga sila dyan sa mga extraterritorial jurisdiction. No? For instance, yung pag sinabi nilang may trade embargo against Iraq, kapag ikaw ay nakipag-trade sa Iraq, miski ikaw wala sa Amerika, pag may ari-ari ka po, pwedeng kunin. So doon po nagkakaroon ng paglabag doon sa territorial jurisdiction na tinatawag. Kasi naman, sa larangan ng international law, yung mga dapat nasakop lamang ng territorial, extraterritorial jurisdiction ay yung mga crimes against the international community, crimes against humanity. At yan po yung mga tinatawag na war crimes, genocide, torture. Hindi naman po kasama yung sinasabi nilang political persecution dahil ang problema sa political persecution, subjective po yan. Mm-hmm. Yung iba tatawaging persecutor, yung iba naman tinatawag na legitimate sovereign act. At yan po yung nangyayari sa ating war against drugs. No? Yung mga mahihirap na nabibigyan ng protection ngayon dahil wala nang mga sinaulo sa kanilang mga komunidad, tuwan-tuwa sa war on drugs. Yan naman ang dahilan kung bakit napakataas ng public acceptance rating natin yung presidente. Pero siyempre, yung mga drug lords na nawawalan ng negosyo, pati yung kanilang mga sinusuportahan sa politika, yan po yung mga gumangawa na paglabag daw sa karapatan ng mga tao yan. Sir, may huli po akong katanungan. Ito, lagi ko pong naririnig sa mga ordinaryong kababayan natin, nakakasalimuha ko everyday. Sino lang o ano lang ang pwede magpalaya kay Laila De Lima? Kasi pangamba nila baka sa sobrang the international court, the US, European Union will gang up on us at puwersahin ang gobyerno, napakawalan si De Lima pag nakuha na nila ang simpatya ng mga bansa na ito. Pupwede ba or walang pwede magpalaya kay De Lima kundi ang korte lang rin natin ang pwede magpalaya dyan, sir? Tama ka pa dyan, paring Erwin. Wala pong ibang po pwede magpalaya kay Laila De Lima kung hindi ang hukom na tumidinig ng kanyang kaso o di naman kaya ang mas mataas mga hukuman natin kasama na pong Court of Appeals at sa Supreme Court. Ngumawa sila ng ngumawa, wala pong mangyayari dyan.
Attorney Harry Roque, sir, maraming maraming salamat muli sa panahon na binigay niyo po dito sa amin sa Radyo Pilipinas. Sir, have a nice weekend po. Have a nice weekend, Pari Erwin. Magandang umaga po. Ayan bayan ha, malinaw. Kahit anong ngawa dyan, magsama-sama na sila Lihi, ha? Lihi at saka si Turban. Ha? Durban. Oh, Durban. Oh, pareho naman kasi yung tunog. U.S. Senator Lihi pa. Lihi lang sa amin eh. Sa Davao, sa amin yan. Turban yan eh. Durban pa. Anyway, magsama-sama na po yan. Pati mga United Nations Commission on Human Rights, pati European Union, ay walang magawa ang mga ito. Sabi ni Atty. Harry Roque, tanging ang korte lang natin ang pwede magpalaya kay Dilima kung mapatunay na wala siyang kasalanan. At tanging korte lang rin natin ang magsasabing convicted siya at makulong ng habang buhay, korte lang po natin. So, makialam na magngaw-ngaw na si Lihi sa Durban, kung sino-sino pa, UNCHR, European Union, alang magagawa, ha? Dahil jurisdiction ng gobyerno at trabaho ng gobyerno natin yan, lalo na ng ating judicial system, ang may hawak kay Dilima, di hindi sila. Correct ka dyan. Anyway, bayan, yan po ang malinaw na kasagutan dyan patungkol dito kay Senadora Laila Dilima. At nagsalita na rin po ang Pangulo, hindi tayo mapipressure, hindi siya mapipressure, maski na sabihin daw, ha? Ng Amerika, ng European Union, hindi ka na pwedeng pumunta dito sa amin. Wala rin pakialam ang Pangulo na hindi siya papasukin dyan. Wala siyang pakialam. Sabi ng Pangulo, okay lang ako, makauwi ng Davao. Meron, pwede rin pumunta ang Pangulo sa China. Kasi nga lang, mayroong kwan doon. May corona. Pwede rin siya sa Russia. Eh, kaibigan eh. Anyway,